Ready na siya, guys. Oh. Ready na i-deliver sa amo ko. Yan. Yung lima, andun na. Nakaalis na siya. Nag-deliver na siya. Lima yung bit-bit niya. Ganyan kabait ang amo ko. Halos wala na kaming matira nito. Pamimigay ito lahat eh. Yan. Pero yung tikoy talaga, magtago ako noon. Bahala siya. Yan. Ang aking radish cake, ang aking tikoy, ang aking water chestnut cake. Ayan. Papakita ko sa inyo ang yung ingredients ko sa paggawa ng radish cake. Siyempre yung nanguna, ito yung mga radish ko. Nasa 7 kilos na siya. Tapos ang kalahati nito, chop ko lang. Tapos ang kalahati, kakain ko. Anuhin ko muna siya, guys. Tapos, ang halo nito, isang sa 6 na kilo na radish, 1 kilo na rice powder. Tapos, mayroon parang luto na siya na ano dito eh. Parang pork liempo na luto na. Tapos, inislice ko ng maliliit yun. Tapos, mushroom, Chinese sausage, saka dry shrimp. Yun lang yung halo niya. Ang gagawin nito, unang lutuin yung carrots. Radish. Isa lang muna siya. Lutuin muna siya kasi tad-tad lang tong kalahati nito eh. Tapos ihalo yung kinayot. Tapos pag lumabas na lahat yung tubig niya, i-ano na siya, ilalagay na siyang rice powder. Dahan-dahan ha, hindi siya biglaan na buhos. Dapat ihalo talaga siya ng mahalo at mahalo. Tapos yung ano, yung mga tinadtad ko na mga pang ano, nakagisa na yun, naluto na yun. Para pag mamix na yung rice powder at saka radish, nahalo na siya. Ihalo na lang to siyang nakaluto na na mga pangsahog niya. Tapos yun, haluin na siya ta, haluin. Pag medyo okay na, ilagay na siya sa liyanera. Tapos i-steam siya na nasa 45 minutes or 1 oras bawat liyanera niya. Depende sa laki. Kung malaki-laki yung liyanera niyo na nilagyan, abutan ng 1 oras yung bago maluto. Pag maliit lang, nasa 30 minutes lang. Pakita ko sa inyo mamaya. Kasi ano, kaya ako nagkwento dahil kaya ko inano na lang. Mamaya kasi pagluto, hindi ko na maano na mag na makakuha pa ako dahil sobrang busy talaga. Hindi mo na kasi, ano, ikaw magbuhos, ikaw maghalo, andyan ba yung amo mo na kasili palagi. Tapos, ang hirap naman na maghahawak pa naman ako ng cellphone tapos habang may ginagawa ko. Hindi pwede yung ganun. Kasi, kaya ko maano siya pag yung nakasalang na, nakalagay na sa lanera, nakasteam na, kayong tapos na. Pero yung actual na ihalo-halo ko, ang hirap guys. Sobrang busy. Talaga. Bye! Pakita ko sa inyo mamaya. Hello guys! Papakita ko sa inyo yung inaid ko na lang. Kalahati dun sa liquid. Tinayag ko lang. Tapos, ito naman siya. Tinantay ko. Yun. Hiwa lang yan. Tapos, gagawin nito siya. Siya ang unang ilagay doon sa kamali. Halo-haloin. Tingin na medyo maluto na. Ihalo na yung nakakayot. Yung mga pangsahog ko, ito yung ano nila. Yung sarap na sarap sila dito. Tawag nila lopa kasi ang radish sa Chinese is lopa. So ang cake is so guys, mushroom, dry mushroom to siya, hiniwa ko na siya ng mga maliliit. Tapos ito siya yung yempo na iwan ko, parang matagal na to siyang nakasabit lang. Ito siya, hiniwa ko siya ng maliliit. Ito yung pang ano, pang sahog. Tapos itong Chinese sausage niya. Yan.
Gagawin nito guys, igisa to siya muna. Ah, hindi igisa, kumbaga, isa lang muna yung karne, lalabas yung mga mantika, tapos ihalo itong ano, sausage, mushroom, tapos ito siya guys, dry cream. Hindi ko na siya makuhanan mamaya guys, pag sobrang busy ko ha. Dahil ang dami ko, as in, ang dami kong kagawin. Diyos ko po, ako lang kayo nakatambo. Tapos guys, ito siya guys, oh. 600 grams lang pala. Rice flour to siya guys. Ito siya ang ihalo dito. Pagluto na yung radish, ilagay na to siya. Pero hindi siya biglang bagsak. Hindi, isa-isa mo lang. Ani, idahan-dahan mo na nakaganon yun. Ibuhos mo dun sa kawali. Tapos, halo ka rin ng halo. Ganun. Ang sarap na explanation guys. Ano kasi gumagano talaga. Totoo. Dito ako na to. Ito na yung pang radish cake ko. Lopa ko. Tawag nila, lopa ko. Ito lang yung lahat ng mga ingredients ko. Lutuin mo na tong ano, mga ingredients ko. Tapos, pag luto na, halo na tong ano, rice powder sa radish. Ihalo na naman yung niluto na itong mga pansaw niya. Tapos haluin na siya ng haluin. Pag tingin na parang ano na siya yung balance na yung na ano na siya lahat, na halo na lahat. Ilagay mo na sa isang bagay. Na kung saan siya ilalagay. Akin, ito yan. Dito siya ilagay isa-isa. I-steam ko to siya ng 45 minutes. Tagal mo. Tapos kung ito, makaluto ng 6 na ganito or 8 ganito ang magawa ko. So, 8 salang mo kung isa lang salangan mo. Sa akin kasi, 2 yung salangan ko. O, 45 minutes or 1 hour. Depende yun sa laki mo. Ang tagal matapos. Pag tapos nito, hindi lang ito kasi mayroon pa akong ano, mayroon pa akong gagawa pa ako ng tikoy. Yung tikoy naman, giniling na malagkit saka tinunaw na akin. Yun yung gagawin na ko. Sobrang busy pag Chinese New Year. Tapos, ito yung China water chestnut ko. Ito yung water chestnut na fresh. Nakabalat na siya, naka-ready. So, ano na to? Drogin mo na siya kumanya. Tapos, ano, may water chestnut powder din ako. Ihalo ko siya kumanya. Not sugar. Na yung sugar lang na pangkapin natin. Tapos, panggawa ng tikoy, ito din. Ito siya, kagabi, may tinunaw na ako na 2 balo. Para sa tikoy na isang kalahating kilo na tikoy ito. 2 balo na tinunaw na ako. Hindi ko na maano mamaya na kailang kong ma-video mamaya pag oras na magluto. Sobrang busy. Puno. Ang yung kitchen, grabe. Matapos ako guys, madaling araw. Last 2 ng madaling araw bago matapos lahat. Ganito yun guys, oh. Pag matapos na yung lopa, matapos na yung radish cake ko. Ganyan yung formo. Yan. Yun na sa cover. Dito siya. Tapos gagawin sa amo ko, pamigay-migay na niya lahat sa mga kapatid niya. Ako lahat ng gagawa kasi si ma'am lang yung may katulong. Yung ibang kapatid, wala. Mahirap lang naman sila. Kaya yun. Ako yung magdusa. Hindi naman magdusa. Masaya naman ako sa ginagawa ko. Dahil marami akong nagtutunan. Pakita ko lang sa inyo mamaya guys, pagluto na siya. Kasi sakto nagagawa ako. Hindi na ako makahawak na sa akin. Ito yun siya guys. Ito naman yung gagawin kong tikoy. Ito lang siya guys. Ganito lang siya kasimple. Oh. Malagkit siya na ano, powder. Ganito lang kasimple yung gumawa ng tiko. Na tapos ang dami ko lang nakatunaw na sugar. Ito yung natunaw ko na sugar sa 2 balot. Bali, 3 cup lang kunin ko dito bawat balot. Tapos ang gagawin nito siya guys,
ilagay ito siya sa blender. Yung sugar, ilagay yan sa blender na mga 6 na cup or 4 cup. Ito siya. Tatakalin talaga siya. 1 cup. Ilagay siya sa blender. 4. Saka siya, ihalo to. Ang paghalo din ito, unti-unti. I-off ang blender, halo na naman. Tapos, lagyan na naman konti. Mix na naman sa blender hanggat maging sticky na siya. Pag magiging okay na, so, lagay na ulit sa lagayan. Steam na siya uli ng halos 1 oras. Ganun katagal. Ang water chestnut yung medyo madali lutuin. Pero ito, matagal. 45 minutes to 1 hour. Bawat isa kaya ko. See you guys! Pakita ko sa inyo lahat pag matapos na. Lahat na luto na kasi pag oras na, no, kaya ko in-explain. Hindi talaga makahawak ng cellphone pag oras. Sobrang busy na talaga din. Hindi ko na maatupag. Kasi ano eh, wala, tuloy-tuloy yung gawa mo eh. Kaya ako lang dito eh. Yung amo ko si Philip yun. Babantayan ka. Hawak ka ng cellphone. See you guys! Bye-bye! Pakita ko.
siya, guys. Ito siya. Ito siya. Water chestnut. Ito siya. Tikoy. Nagyan mo lang siya tikoy, guys. Ah, guys. Tikoy. Tapos. Ito yung pinaka favorito nila. Radish cake. Favorite talaga nila yan. Yan. Ayaw nila yung sa mga matamis-tamis. Yan. Yan, guys. May nakasalang pang dalawa. Ito siya, guys. Ito siya. Ito siya. Water chestnut. Okay. Ito siya. Tikoy. Dali lang pala siya gawin, guys.